Hello guys, welcome back to our channel. Meron tayo ngayon i-DIY sa aking 2017 Suzuki Celerio. So guys, ito yung aking original head unit ng aking sasakyan. So merong mula 2015 to 2017 mid-year ay ganito ang head unit ng Celerio Generation 2. Noong May 2017, yung mga nilabas na na unit ay touchscreen na. So guys, papalitan natin tong head unit na 9-inch Android head unit sa halagang 4,200 pesos kasama na yung radio frame panel na hindi tayo guys magpuputol ng wire. Ito ay plug and play. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Bago tayo magsimula guys, inanyayahan ko kayo na i-follow nyo ako sa aking FB page, Mr. Robert, at active ako doon. Kung meron kayong mga katanungan, masasagot ko agad. At i-follow nyo rin ang aking Lazada store, Mr. Robert Auto Parts and Oils. Ilalagay ko sa video ito ang mga links. Maraming salamat po. You know, 9-inch Android 11. Yan. So guys, nabili ko to sa Lazada. Sa halagang 3,600. So unbox natin. Yun. Ganda. Yun. Kabalot pa ng plastic. Oh. Pasensya na kayo guys sa kukuko. Ah. Kasi kanina meron tayong ginawan sa sakyan. So, yan talaga yung mechanic life. Ganyan ang kuko. No, pasensya na kayo dyan. Talagang marumi na yan. So guys, nabalot pa to ng plastic. So, made of plastic to. Yung frame niya ay plastic pero hard plastic. At itong ay sink. Yan. So, heat sink to. Siyempre, pag nagiinit siya, dito nagtatransfer yung heat. At ito yung mga socket. Ganda. So, maganda yung pagkayari. 3,600 pesos. 9-inch Android 11 ang system. 2GB of RAM and 32GB of ROM. So, mabilis na to. So, ito yung wire na kasama niya. So, meron tong GPS antenna. May RCA. Pero to hindi siya compatible para sa radio ng Celerio. So, kung bibili kayo, bibigyan ko kayo ng tip. I-chat nyo yung seller na ang kailangan yung wire ay yung para sa Celerio. Para maging plug and play. So, ito yon. So, may nagbigay sa akin ito, sponsor. So, sa totoo guys, ang nagbigay sa akin ng idea nito ay yung isang YouTube channel. Kakabitan channel. So, isubscribe nyo ang kanyang channel. Siya yung unang gumawa nito. Celerio owner din at client ko rin. Ginagawa ko rin yung kanyang sasakyan. Siya rin nang nagbigay sa akin ito. Siya rin ang nag-sponsor. Binigyan niya ako ng frame. So hindi na ako bumili ng radio panel frame para sa Celerio. So ang halaga nito ay 500. Ayan o, 500. So kung bibili kayo ng Android, request nyo sa seller na bigyan kayo ng plug and play para hindi na tayo magpuputol ng wire kung ilalagay natin tong radio. So itabi muna natin dahil aalisin na natin yung old radio. So pinagsilbihan ako neto sa loob ng 5 years mahigit. Goodbye radio. Pero napakatibay neto. Wala ako naging problem dito. Napakaganda ng sounds. At nagamit ko to pag bumabiyahe kami. So ang una natin gagawin ay aalisin natin tong frame. Yan. Alisin natin yung frame. Tuturuan ko kayo paano to alisin na hindi mababasag. So maselan nito. Napakaselan na itong frame. So meron dyan technique.
paano yan alisin? Pag alis yan, gagamit tayo ng pry tools. So, aalisin natin tong glow box. Yan yung glow box na yan. Alisin natin yan. May access tayo sa loob para maangat ka agad natin to. Meron tayo dito susundutin. Kita nyo yan? So, pipindutin lang yan. Yun. Ayan, o. Oh. Kita mo, Angel, o. Oh. Yan. Lumabas. Yan. Palabas na natin. So, meron na tayong access para maangat yan. Yan, o. Oh. Gamit tayo pry tools. Yan. Pag naangat nyo na yan, so, ang susunod natin dyan, ito. Ito sa pagitan yan, ito. At ito, meron yung parang clip. Kailangan niya masundot. Ayan o. Kita nyo? May dalawang clip yan eh. Ayan o. Dito. Basta sa pagitan yan, dalawa yan. Pag nasundot nyo yun, iangat nyo lang. Medyo matigas talaga. Yan o. Angat nyo lang. Yun. Nakuha na natin. Yan o. Sabay na rito umangat. At aangat na yan. Unti-unti. Tapos dito sa gilid, meron din dito yung clip. Yan o. Basta oras na may maangat na kayo, sunod-sunod na yan, malambot na yan. Pero ingat lang. Pero napakaganda pa rin, pry tools talaga gamit natin para hindi masugat. Yun, ayan na. May mga clip yan eh. So, ito yung isang huling clip. Yun, okay. Ano, tapos pahatak. Ayan. So, walang damage yung ating dashboard. So, yan yun sinasabi ko. May clip yan dito. Pag yan oras mo na sundot, aangat na yan. Ayan o. Dito, dito. Para sa mga magdi-DIY, ito yung tinulak ko sa loob. Kanina. Dito yan o. Natulak ko yan, na-access natin. Tapos, dito yung sinundot natin. So, kung titignan nyo, yan, sa pagitan nito, ito, at dito, meron niyang susundutin. Tapos, dito sa gilid, dito. Yan yung magiging guide nyo, ha? Na pwedeng sundutin. Ganun din sa kabila. Partner-partner yan. Yan. Right. Ingatan lang natin. So, tabi na natin. So, ito na. Yung ating radyo. At ito yung panel. So, gagamit tayo ngayon ng Philips ko. Okay. Kakaibang DIY ito ah. Medyo hirap ako. Takot ako sa mga plastic talaga. Kasi natin. So, tabi natin yan dito. O, sundutin natin. Okay. Yan. Tanggalin natin tong vent. Okay. At aalisin natin to. Hazard. So pinipress lang yan. Tama ba? Okay, ito. Huwag nyo hatakin ha, yung wire ha. Press. Yun, medyo matigas to ha. Medyo matigas ha. Yan, ayan o, pinipindot lang to. San? Yan, pinipindot lang yan. Yun. So mamaya, ililipat natin yung hazard switch sa ating radio panel. Kunin din natin to mga vents. Mamaya, ilipat. Alisin muna natin yung radio. Next step, ito. Meron dito dalawang tornilyo.
Malis na natin yung radyo. Ang laki ng servisyo na itong radyo na to. Pero kailangan natin mag-upgrade eh. So sa Android natin na ilalagay ay pwedeng wifi, mirror, ano tawag ba? Mirroring ba? Mirroring, pa-Android, at iOS. At syempre kung babiyahe tayo, out of town, may wifi kay, kukonek mo, di na natin kailangan ng cellphone. Connect na lang natin yung ating head unit sa wifi at meron yung Google Maps. So natanggal na natin yung dalawang screw. So check natin kung meron pa tayong ibang tatanggalin. Wala na. Okay, so, wala na. Wala rin naman ako makita dito. So tingnan natin. Kasi clip to eh. Ito clip. Ayan na, makikita nyo. Clip, clip. So malamang hatak to. Try kong hatakin ha. Uy, medyo matigas ha. Yun. Ah, ito nga, may clip. Ito, ah, masusundot. Ito, meron nga, clip lang oh. Pero sumama tong sa aircon. Okay, ito natin. Dapat di sasama yan eh. Yun, tanggal na. So, iiwan nyo lang tong aircon selector. Huwag nyo sasama kasi nakakapit yung ano natin dyan, yung stereo. Yun. So, natanggal na natin. So, dalawang screw lang ang tinanggal natin ha. Ito lang at may mga clip yan dito. At alisin na natin to. Ito sa antena. Ito sa antena. At ito yung sakit. Yan. Yan lang yung wiring harness ng ating car stereo. So ito na yung akin old stereo. So paalam. Hindi naman natin 'to mabebenta eh. So pwede lang natin 'to itabi. Linisan muna natin. Ah, excited na ako. You know. Minsan lang naman 'to nabuksan. Alikabok, so linisan natin. So ito yung sa ating aircon vent. So dahil meron tayong panel, kukunin natin 'to. Aalisin. Gagamit tayo ng pry tools para masundot natin 'no. May clip 'yan eh. Kaya madali lang naman tanggalin. Hindi siya delikado. Yan. Rin. Yan. Okay. So, apat lang yan. Apat. Yan. Ito na yung vent natin. Pero, linisan din natin. Linisan muna natin. Next naman natin itong hazard switch. Ano siya alisin. So ito, pinipindot lang ito. Yan o. May clip din. Pindutin dito sa kabilang side at dito. Yun. Pusot na. So, ito yung ating panel para sa 9-inch Android. So plug and play lahat yan. Balik, lagay natin ito. Yun. Yan o. So, next natin nilagay yung vent. Ito. So, may guide naman. Hindi tayo malilito. Yan. Lusot natin. Ayan, makikita nyo. Yan. Bolt in lang yan. Bolt in. Okay, medyo matigas. Ingat. Yun o. Yun o. Fit na fit o. Yun, nakabit na natin ha. So, salamat ulit sa YouTube channel na Kakabitan. Oh, salamat dito. So, yung issue nung sasakyan niya ay nag-overheat. So, yung nag-sponsor na sa akin nito,
So, under observation pa yung kanyang Celerio. Lalagay na natin itong head unit. Itong ating 9-inch Android. Yan. So, kailangan nito ng screw. Sa 2, 3, 4, 5. So, itong unit na to ay walang provided na screw. So, maghanap kayo ng screw na para dito. Yung maliliit lang, ha. Ano? Yung maliit lang. And, wag masyadong malalaki. So, ako naghanap ng screw sa mga spare kong lagayan ng mga tornilyo. Yan. So, ginawan ko ng paraan na magkaroon. So, hindi pare-parehas yan. So, ito yung ating panel. Radio panel. Yan. Okay. Tip na. Ano? So, ang kailangan natin, 1, 2, 3, 4, 5. Iba-iba itong screw. Ito, medyo mahaba. So, hindi ko to pwede diinan. So, kumuha ko ng pinaka-washer niya. Yan. Para hindi bumaon ng husto. Yan. Hindi naman to makaka-epekto. Pero sa mga magdi-DIY, maganap na kayo bago nyo gawin to. Hindi ko inaasahan na wala pala tong screw. Meron doon screw para sa bracket, pero hindi para dito. Huwag na may todong higpit ha, kasi plastic lang yan. So yan na. Yun, ikakabit na natin. No? So bago natin ikabit, dahil pag oras na nailagay natin yan dito, mahirapan natin ikabit yung mga socket. So, ito na yung socket natin. Yan. So, wala tayong puputulin na wire. Ito sa inyo. Yan. Ito yung sa head unit. Ano? Kasha plug and play. Ano? Plug and play yan. Yan na, plug and play. At ito naman sa antenna. Plug and play din. Yun. So, wala tayong puputulin. Wala tayong i-coconnect na wire. Alisin na natin. Ito. Dinemo ko lang. So, sa mga bibili, magsabi kayo sa seller na ang sasakyan nyo ay Suzuki Celerio 2016. Sabihin nyo yung model para mabigyan kayo ng tamang wiring harness na plug and play. Na plug and play. So, ito kasi yun. Yung wire na ibibigay sa atin. So, pwede tayo magputol. At sisirain natin to. Ayan, oh. At bukod dyan, meron tong USB. USB port na ikakabit din natin. At ito. So, ikakabit na natin to lahat. Kasi mahirap to abutin. Tignan nyo. Pag oras na naipasok natin yan, mahirapan na tayo. So, ito. Kakabit natin. Ito. Connected to sa reverse camera. So, wala akong reverse camera, pero in the future, maglalagay tayo. Saksak na natin yan dito. Yan. Tapos, ito. Ito para sa head unit. Dito, itim. Hindi naman kayo maliligaw. Iba-ibang sakit yan. Ito yung sa antenna. So, ihanda na rin natin ito ikabit. Yung USB. So, sa USB, malamang pwede tayo maglagay dito ng USB input para sa mga paborito natin palabas at music. So, ito, 4. Ayan, dito yan. Hindi naman tayo maliligaw. So, ipopesto na lang natin ito ng maayos. So, dalawa to. Dalawang USB port. Ito, iba. Anim to. Kaya huwag nyo kalimutan, huwag nyo kagad ikabit na. Kasi pag kinabit nyo, yung head unit na hindi to kasama, mahirapan kayo. Okay. At ang panghuli natin, ito, meron tong GPS antenna. So ito, bago natin isaksak dito, iporma na natin to sa labas. So dito ko yan ilalagay. So, tatago natin yung wire. So, alisin natin to. So, napaka-importante, bago natin ikabit, iporma na muna natin to. Ano?
So may video naman ako paano to inaalis, di ba? Yan. Dali lang to. Oops. Yun. Ah, dito natin papasok, oh. At abutin sa ilalim. Yan. So huwag nyo kalimutan to, ah, na ganito muna gawin nyo. Kasi pag oras na nakabit nyo na yan dyan at hindi nyo na forma, mahirap to dukutin sa likod. Oh. Mahirap dukutin. Bitred yan. So dito ko ilalagay yan, antena. Ibabalik na natin yung A-pillared plastic dito. So meron tong clip. Alisin nyo muna, no? Pag hindi nyo yan inalis, hindi lalapat yung A-pillar plastic dito. Ito yun, no? Yung clip. Naiiwan talaga yan pag inaalis. So papasok natin yan dito. Yan. Papasok. Ito lang yan. Yan, okay. Nah, isang clip dito at dito. Okay, fit na. Yan, balik na natin rubber. Yun, oh. Para walang nangyari, oh. So ito na yung GPS antenna natin. Ito natin lalagay. Parang kagaya rin sa mga selerio. Kagaya rin na OEM. Na dito nakalagay. Yan. Forma na natin yung wire. Oh. Papunta dito. Yan. So dito na. Kompleto na. At dito natin yan ikakabit. So, mahabang wire, unahin natin to. So, pag wala kang GPS antenna, pwedeng mahina yung pick up ng nabi mo. Yun. Kita na natin. Double check. Yan. So, ito yung sa USB. So, ito, hanapan din natin ng forma nito. So, dito natin yan nilalabas. Hindi naman ako maglalagay ng camera sa likod at hindi ko na rin kailangan na, ng auxiliary, oh. So inalis ko na, ayoko kasi maraming wire na nakakalat na hindi kailangan. So nilagay ko lang yung sa plug and play na wire harness para sa radio, GPS at USB. And play lang to. Alright. O sa antenna. Ayan, okay. At syempre, bago natin i-fix yan, ito yung sa hazard mamaya. Pero bago natin i-ano, te-testingin muna natin kung gumagana. So, papatong lang muna natin yan ng ganyan. Ayan. Yun. So, Suzuki, oh. Ganda, oh. So, na-testing ko na to para sa inyo kaalaman. Na-try ko na to bago ko isalpak. Kaya na navigate ko na to Android. Yung number one widget ng Android natin yan. Soft touch yan, ha? May plastic pa yan. Pero alisin na natin yung plastic. Wow! Kapit, ha? Yun, oh. Bagong-bago. Yun! Oh, naipit yung plastic sa loob. Ayan, bago naman, eh. You know. Ganda, oh. So ito, na-navigate ko na. Sabi ko, pwede natin palitan tong widget na to. So press lang natin sa gitna. Ano, ang daming pagpipilian. Ano. Ito, pwede.
Pero mas gusto ko to. Up to ilan to? Up to 21. Pero meron ako ditong nagustuhan na isa. Ito. Saan ba yun? Ito. Mas gusto ko to. Kasi andito yung mga gusto ko. Yung mga naka-save na music. At nakikita ko yung speed na rin. Yan. True GPS. Yan. Nakikita natin yung speed dito. Nako-compare ko ron. Tapos, andito na lahat yung kailangan natin. Kung may tawag, kailangan mo muna music. Ano to? Apps, radio, at Navi. Yan. So, ito na yung music natin. No? At sa napansin ko, mas maganda sounds. Okay. Stop na kasi bawal sa YouTube yan. So, makokol tayo ng attention. So, napakaganda. So, may navigation. So, may wifi ako sa akin cellphone. Medyo mabagal lang yung akin data. So, home tayo. Yan. Ganda. So, ito yung mga apps. Yung iba dito na-update na namin. May settings. Ito yung mga settings. Oh. Bluetooth. Factory. Home. Meron din dito. Car settings. Yung display, pwede nyo palitan kung anong sasakyan na meron kayo. So, ito, napalitan ko na pang Suzuki. Kaya sa, nung nagbukas, Suzuki agad. Okay. Ganda. So, pwede natin ito palitan. Meron pa akong isang paborito dito. Ito. Yan. Ganda. Pwede rin music. Ulit. Ganda talaga. Ang ganda talaga ng sounds nito. Ang sarap gamitin. Yun. So, baka makakalimutan natin, off na natin. Yan. So, ikabit na natin yung sa hazard. Baka makalimutan natin eh. So, kompleto. Ikabit na natin yung GPS, antenna. Kompleto yan. Sa hazard. Yan. Yun. So, gumagana. Okay, gumagana. Sige natin. So, ngayon, lalagay na natin. So, hindi kayo malilito. May guide yan, no? Yun, no? Yun. Okay, yun, fit. So, meron tayong screw, dalawa. So, yung screw ng radyo, binalik natin. Hindi ko na napakita. Binalik ko yun para in case na ibabalik ko yung old stereo ko or old head unit, ay andun yung screw, hindi na ako maghahanap. So, dito na lang tayo maglalagay, kabilaan. Ano? Down. So, fit na. Lalak natin ito. Ilak din yan dito sa ilalim. Huwag nyo masyado sigipan ha. Yung tama lang, huwag nyo na itodo. Mababasag yung plastic yan eh. Basta plastic ang hinigpitan, huwag nyo na itodo. Yun no. Fit. Magana lahat. At on natin ulit. Tanan. Yun no. Okay. So, check naman natin radyo. Radio. Yun. Meron, no? So, ito kanina, hindi gumagana yung radyo. Yung pin ay tumabingi. So, sinilip namin. So, ingat din kayo. Mag-double check kayo bago nyo i-totally fit. So, pwede kayo nagra-radyo. Pwede kayo bumalik ulit dito. Ito nyo yung radyo. Tapos, pwede yan dito. Ngayon, patay naman natin yung radyo. Papatay natin yung radyo. So, tignan naman natin ng YouTube. YouTube tayo. Yun, no? YouTube, oh. So, siyempre, paalala, pag nagda-drive tayo, huwag tayo manonood. So, may kabagalan lang yung aking internet. May ads lang. Okay. So, skip natin yan.
Pero pag nanood kayo sa channel ko ha, guys ha, huwag niyo skip. Thank you. Yan. Yun o. Ayos. Soft touch to. Pwede niyo naman i-calibrate yung touching nito. Mabagal lang talaga yung aking wifi. Yan pa yung aking mga sinaunang video. Ilan taon na ba to? Resolution nito ay 1080. So, high definition. May makakaw na tubig. Galing, oh. Dito pa ko. Ayos, no? Yung mga video natin. So, ayos na ayos. Walang problema. Kailangan pabilisan lang ng internet. So, mabagal tong internet, oh. So, identical to. Okay, alista tayo dyan. Kung gusto nyo manood, pwede kayo manood dyan, balik-balikan nyo. So, nakakaiba lang sila. And, so, sa pag-off nun, ganun lang, you know. Kaya gusto nyo pabilisin, optimize. Yun, ayos na. Ayos ng buto-buto. Punta tayo sa music. Oh, meron kami. May in-install din sila yung Xiaomi namin. Ginamit kasi namin to sa Xiaomi eh. Yung nag-opening kami sa aming Xiaomi na Shogo. So meron pa rito, music 1. So pwede kayo maglagay. Okay, baka masita tayo ni YouTube. Bawal yung mga yan, music. So, balik tayo sa home. Yan. So, guys, testingin naman natin to. Yung file natin dito. So, may video to at music. Tingnan natin sa apps. Sa music muna tayo. Okay, so, yan. May USB. Stop. Stop. Back natin. Ay, ano ba yan? File. Ayun, file. Yan. Pwede tayo mamili dito ng files natin. Acoustic. Yan. So, hindi na tayo magpapatugtog. So, punta naman tayo sa video. Medyo nalilito lang ako ha. So, delete natin yan. Punta tayo sa apps. Video. USB. Op. Asan yan? Ito. Ito yung mga video. Ito, dati, sa mga anak ko to eh. Testing. Yun. So, may video. Okay. Yun. Stop na natin. Maka-copyright tayo. Ganda oh. So, gumagana. So, sa kabila naman, testingin natin kung gumagana. Pero hindi na tayo magbubukas. Apps tayo. Tingnan natin, file manager. So, yun, gumagana. Ito yung USB natin. Yan, okay. Gumagana. So, yan, pwede i-copy. Papunta rito. Para pwedeng hindi na kayo mag-USB. So, itong USB ko, ilalagay ko lang yan sa loob ng glow box. Delete. Okay. So ngayon, sa panghuli, babalik na natin tong. So unahin nyo muna sa taas. Yun. Tulak. Yun. Tapos dito may papasok. Yan. Kailangan dito yan. Pasok yan dyan. Okay. So gigilid natin. Yan. Kasi parehas yan. Tumatama may kanto. Yan. So unahin natin sa taas. Ito sa side, ticket. Yun. Yan. Tapos dito. Patulak lagi ah, sa taas. Yan. So, dito na tayo. Huli ang ilalim. Yun. Yun. Alright. Yes na. Last. Okay, yun. Napanghuli. Ayos na.
So wala tayong naputol. Napakaganda ng ating Android 9-inch Android head unit para sa ating Celerio sa halagang 4,200. So shout out pa rin pala sa nag-sponsor sa akin ng Radio Frame Kakabitan Channel. Maraming salamat po. So kung makikita nyo sa mga page group ng Celerio ay merong mga ino-offer na 799 at 1199 na Android. Pero ito, sa halagang 4,200, meron na tayong Android para sa ating Suzuki Celerio. Bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. So, ulitin ko lang, invite ko kayo to follow my FB page, Mr.Robert, at sa Lazada store, follow me, Mr. Robert Auto Parts and Oils. You know, ganda oh. Maraming salamat po.